What's up? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Tsaka yung vlog na to, malalaman nyo kung saan tayo kumikita ng pera. Saan yung mga marino natin kumukuha ng extra pay, yung mga taga-deck department dyan. Tsaka sa vlog na to, makikita nyo rin kung paano nagkakaroon ng California rice sa ating bansa. Ito ay sample lamang. Kung saan kinakarga at kung paano mag-discharge. Kaya guys, yung vlog na to napakalaga. May makukuha kayong knowledge sa kung paano maglinis ng bodega, tsaka paano mag-dispose, magtali ng mga damages. Kaya kanya-kanyang diskarte, kaya let's go. Makikita nyo to sa video na to. Ito yung ano, California rice. Yan. Mga damages yan, yung carton, plastic, and plywood. Tayo mag-iipon yan. Pagkatapos yan, maglilinis tayo ng cargo hold. Mag-washing ng salt water, fresh water, dry up. Para na ready na tayo mag-load to next cargo na steel coil. Yung mahirap lang dito, mag-ipon ng damages. Dahil mabigat, sobrang dami. Pero after nyan, mag-washing, madali na lang kasi clean cargo tayo tsaka box type ng bodega natin. Sa iba kasi may mga frame, tapos dirty cargo pa. Kaya sa susunod, i-share ko sa inyo yung buhay namin if mag-dirty cargo. As of now, i-share ko lang sa inyo yung buhay namin maglinis ng cargo hold sa bigas na karga. Sa lahat ng first time pa lang at hindi pa nakapag-loading ng rice galing sa California, Stockton, USA, ito may idea na kayo kung paano sila mag-discharge at kung paano namin lilinisin yung cargo hold. Kaya yung video ko na to, yung vlog na to ay para makatulong sa inyo. Ayan, ganyan yung sistema niyan kapag mag-discharge ng bigas dito sa Hachinohe, Japan, from California, USA. Kaya sa lahat ng nanonood nito, makikita nyo kung paano mag-dispose at magtali ng damage. Tsaka may idea na kayo sa susunod kapag mag-garga din kayo ng bigas. Kaya guys, watch and learn. Ayan, automatic na natatanggal. Pagkatapos, ilalagay nila sa truck. Ayun, nakikita nyo. Yan na yung mga damages na naipon natin. Ayan. Ito na yung naipon namin na mga damages, plastic, cartoon, saka mga plywood. Ayan. Didispose natin sa shore. Start na. Yan. Pina-file namin yan. Yan. Ayan yung diskarte namin. Yung purpose nito para maisuot mo yung sling sa baba, magbira ng crane mamaya. Dalawang sling kabilaan. Yan. Para may idea kayo guys, in case na magkarga rin kayo ng bigas galing sa Stockton. Mga katropa, pag merong ganito para masuot mo yung sling sa baba, para dito sa baba yung sling nila. Ito yung California rice. Sayang, pwede pa to sa mga nabutas kasi na sako. Hindi na nila kukunin, binigay na sa amin dahil konti lang naman to. Yan. California rice. Pero USA California rice. Ayan, dyan dinidispose sa port facility. Sabihan mo Roy, merienda. Ano ba merienda dyan? Yeah, riyan mo.
sandwich. Thank you, Mayor. Tsaka may only rice tayo mamaya. Yan. Maraming sobrang bigas. Yan lang. Kapag buhay si man, mahirap. Pero relax din pag may time. Break time. Yan may mga kasama ko. Mga tropa yan. Sa Pilipinas, binibili yung bigas. Dito, pinapala lang. Kanya kami mag-dispose ng damage. Yung nag-ooperate doon, nasa crane si Maestro. Ayan, tapos na. Malinis na yung bodega natin. Huwag kayo mag-alala, may bayad yun. Yung mga damages may bayad, pati yung mag-washing ng bodega. So bukas, wawashingan natin to. At kita-kits na bukas at mag-washing tayo. Nagwawalis na kami ng bodega. Si-share ko sa inyo yung buhay namin dito. Buhay sa barko. Thank you. Mabibis na kami, ready na for cargo hold cleaning. Nakakapagod. Kakapagod umakyat. Dito kasi apat na, bago ako tumulong sa kanila maglinis ng bodega, makuha muna ako running hours ng crane natin. Apat na crane. Ako lang kukuha ng running hours. Kakapagod. Pagkatapos, ito yung running hours. Ito makita yung running hours. Pagkatapos, dito mo rin makikita yung safety procedures. Mga safety signs. Huwag dapat gawin. Tapos may procedures for operating the cranes din yan. Yan. Procedures operating the crane. Ito yung control niya. Dalawa. Ito lang yung mga example ng buhay namin dito sa barko. Sa lahat ng nag-aaral pa lang ng seaman at pasampa pa lang na wala pa experience. For example, makasampa kayo ng crane. Ito yung crane cabin. Yan. Ito yung mag-operate ka. Ito yung procedures. Mag-on, mag-start, mag-emergency stop, buzzer seat. Yan. Yan lang yung example. Pero syempre sa barko, tuturuan kayo niyan. Mag-aaral kayo dun. Kasi sa barko, iba-ibang diba? Iba-ibang design minsan. Kaya pagkatapos nito, maglilinis namin ng bodega. Ganyan kataas yung inakyat ko. Yan, yung crane cabin. Yan. Nandito ako ngayon sa crane cabin number 1. Apat na crane. Ako lang umakyat, syempre. Good to the health naman kasi makaka-exercise ka. Diba? Kaya abangan, maglilinis na tayo ng bodega pagkatapos ko kumuha ng running hours. Tsaka ibibigay ko yung running hours kay Chipmate. Ayun na, binubuksan na yung hatch cover. Bawat hatch cover, iba-ibang type. Yan yung hatch cover control. Ayan yung example ng buhay seaman. Yan guys, nagsisweeping. Yan yung bodega. Ito si Paolo. Paano masasabi mo po sa magsiseaman pa lang, Pao? Ayan ang kukuha na tayo ng merenda bago ko ibababa sa kanila. Kasi break time na, alas 10 na. Titingnan natin kung ano yung merienda ni Mayor. Kaya shout out lang pala kay Roy Jens. Kaya yung nag-prepare nito. Yan! May cheese. Sarap to. Ganun. Break time muna tayo dahil alas 10 na. Thank you pala sa merienda, cookie.
at ng halos lahat ng kalakaranan ng barko kapag mag-break time ay nasa bodega na, 'di ba? Dahil para yung oras ay hindi masayang kasi malapit lang yung biyahe. Ayan na, malinis na yung bodega natin. Ay. So yung poly, nakatali, pangkira sa ano, bago na may laman. Binibira namin sa baba yung bigas na sobra. Thank you. Okay. It's lunch time. Si Paolo pang ano malakasan ng John B. Number one na recipe sa barko ay prito. Kain tayo ng lunch kasama si Chipko. Chipko. My favorite. Kain Pao. John B, number one. Saka John B. Pagkatapos kong kumain, ay mag-music. Mag-music, mag-relax. Tsaka 1 PM, balik kami dun sa bodega at maglinis ulit. Kaya yan na yung buhay namin dito. Share ko lang sa inyo yung buhay ng seaman. At don't forget to subscribe. Thank you. Ayan. Malinis na yung cargo hold natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ready for washing na lang. Yan yung kanina, yung kinuna natin yung mga danages. Tsaka ready to load na rin to for steel coil. 5 PM na. At tapos tayo maglinis ng bodega. Tsaka ito, may bigas pa kami. Oh. Free bigas. Tsaka kwarto na natin yung vlog ko na, no, na about sa washing ng cargo hold dahil mababa na tong video na nagawa ko. Kaya abangan na lang sa part. Don't forget to subscribe, guys. Yan yung ano, kinishare ko sa inyo yung buhay namin dito sa